ASEAN shock. Pilipinas na may kakayahang magdala ng 10 US F-35B fighters sa Subic Bay. Ang WASP-class amphibious assault ship na USS WASP, LHD isa, na may dalang hindi bababa sa 10 F-35B fighters, ang maikling take-off at vertical landing, STOVL, na variant ng supersonic na ikalimang henerasyon ng F-35B Lightning II ng US Marine Corps. Joint Strike Fighter, dumating sa Subic Bay, Pilipinas bilang paghahanda para sa joint military exercise kasama ang puwersa ng Australia at Pilipinas. Ang tinatawag na Balikatan Exercise ay ang pinakamalaking military exercise sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ang pag-ulit ng Balikatan ngayong taon, tulad noong nakaraang taon, ay nagtatampok ng partisipasyon mula sa Australia. Ito ang magiging kauna-unahang bilateral military exercise na isama ang USS WASP kasama ng F-35B Lightning II aircraft. Sa panahon ng Balikatan, ang mga puwersa ng US at Pilipinas ay magsasagawa ng amphibious operations, live fire training, urban operations, aviation operations, at counter-terrorism response, sabi ng US Navy sa isang pahayag. Lahat ng mga kaganapan ay magaganap sa Luzon at Palawan. Ang military drill ay naglalayong palakasin ang interoperability sa pagitan ng mga hukbong dagat at pangunahing tututuon sa maritime security at amphibious na mga kakayahan. Ang USS WASP ay kasing laki ng isang maliit na carrier ng sasakyang panghimpapawid at maaaring magdala ng humigit kumulang 31 sasakyang panghimpapawid kabilang ang mga AV-8B Harrier II, MH-60S Nighthawk Helicopter, AH-1Z Viper Helicopter, at MV-22 Osprey Tiltrotor Aircraft. Ang Amphibious Assault Ship, na kinomisyon noong 1989, ay may crew ng mahigit 1,000 opisyal at sailors at maaaring sumakay ng humigit kumulang 2,200 Marines. Ang WASP ay na-retrofit upang ma-accommodate ang F-35B. Bilang bahagi ng overhaul, nilagyan din ang barko ng bagong combat system at mga upgrade sa MK-2 Ship Self-Defense System, SPQ-9B Horizon Search Radar, at MK-57 NATO Sea Sparrow Missile System. Ang mga F-35B na mandirigma ay nagsagawa ng mga patak ng bomba mula sa USS WASP, LHD isa, sa Philippine at East China Seas. Ang sasakyang panghimpapawid, armado ng CATM-9X air-to-air missiles, ay naghulog ng laser-guided guided bomb units, GBU, -12 PAV-EWAY-2 at satellite-guided GBU-32s, iniulat ko noong Pebrero. Ang GBU-12 at GBU-32 ay mga general-purpose bomb na tumitimbang ng 510 pounds, 230 kilograms, at 1,013 pounds, 460 kilograms, ayon sa pagkakabanggit. Ang nangungunang barko ng pinakabagong klase ng mga amphibious assault ship ng US Navy, ang 45,000 toneladang USS America, na itinalagang Landing Helicopter Assault, LHA-6, ay magde-deploy sa Japan sa Mayo ng taong ito at papalitan ang USS WASP bilang pinakamalaking forward deploy. Malaking deck sa 7th Fleet ng US Navy. Pinalitan ng USS WASP ang kapatid nitong barko na USS Bonhomme Richard bilang punong barko ng Task Force 76 na kinabibilangan ng lahat ng 7th Fleet Amphibious Forces sa Sasebo, Japan.